pagkababa pa lang ng mga matataas na opisyal ng militar ang kanilang warning order para sa request na 1,500 ng mga elite sniper mula sa Philippine Navy SEALs ay naging mabilis ang sumunod na pangyayari. Agad nilang inihanda ang kanilang mga tauhan. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Sakay ng C-130, inilipad mula Zamboanga patungong Lanao del Sur ang mga elite forces. Ang kanilang misyon ay tinawag na Operation Haribon. Nahango sa 103rd Infantry Brigade ng 1st Infantry Division Philippine Army na nakabase sa Camp Ranao sa Marawi City. Pagkalapag pa lang ng Navy Special Operations Group, Detachment 8 sa ground, ay agad na lumipat ang mga Navy SEALs upang gawin ng isang sniper at reconnaissance rule. Agad silang pumuesto nang makita nila ang paggalaw ng kalaban 700 kilometro ang layo mula sa kanilang pinagtataguan. Ang Mauti Group ay isang secessionist group sa Pilipinas na naglalayong bumuo ng sariling teritoryo sa katimugang bahagi kung saan sila ay magpapatupad ng mahigpit na batas ng Islam. Sila din ay isang grupo lamang ng mga bandido na may ibang ideolohiya. Noong February 2016, inutusan ni Omar Maote at ng kanyang kapatid na si Abdullah ang kanyang teroristang organisasyon na kubkubin ang mga nayon, bayan at munisipalidad sa Lanao del Sur na nagdulot ng samot-saring reaksyon para makuha nila ang atensyon ng gobyerno ng Pilipinas. Ang hakbang na iyon ng grupo ay binuo upang magpapansin sa publiko at para takutin ang mga sibilyan at himukin na sumali sa kanilang layunin at upang makakuha ng mga pondo mula sa galamay ng mga jihadi sa ibang bansa. Nangako ang Mauti Group ng kanilang katapatan sa ISIS at itinataas nila ang kanilang itim na bandila sa itaas ng bayan sa Lanao del Sur. Samantala, nakipag-alyans na rin si Omar Maote kay Isnilon Hapilon, ang pinuno ng grupong Abayang. Tinitingnan ng mga sundalo na ang mga target nila ay kampante at ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na trabaho na nakaharap sa direksyon na kung saan ay inaasahan nilang i-infiltrate ito ng mga infantry. Samantala, ang mga sniper ay iniradyo ang anumang impormasyon na kanilang nakalap bago bumalik sa headquarters hanggang sa dumating ang oras na sila ay lulusob na. Ang mga kalaban ay may .30mm sniper rifle at isang homemade .50 caliber barret. Ang mga SEAL naman ay nagpaputok ng kanilang 7.62DMR sniper rifle. Hindi nagtagal ay nalaman nila na mula sa 700 metro ang mga kalaban ay hindi nila natatamaan. Ang mga Navy SEAL sniper ay mga asintado at nag-aral sa Army at Marine Sniper School bago sila bumalik sa Nabsog para ituro ang taktika na kanilang napag-aralan at i-apply ng maayos sa parehong training sa kanilang unit. Sa bawat putok na mula sa mga sniper, gayon din sa hindi direktang putok ng mga Navy SEALs sa mga posisyon na pinagtataguan ng mga kalaban, ay walang magawa ang mga kalaban kundi umatras at tumakas. Ginagawa iyon ng mga snipers at Navy SEALs buong araw. At pagkagat ng dilim, ay umatras ang mga SEAL sa tactical headquarters ng Haribon Brigade kung saan nakipagpulong sila sa isang light reaction company. Ang LRC ay isang maneuver element na kabilang sa light reaction regiment, ang elite counter-terrorism unit ng Philippine Army. Ito ay pinagsamang operasyon sa pagitan ng SEALs at LRC. Ang mga ground elements naman ay kailangang tumawid sa ilog upang makalusot at ma-infiltrate ang bayan. Dahil sa pagtawid na iyon, napagpasyahan nila na ang mga SEAL ang magiging pangunahing team na papasok sa main target. At nang makarating na sila malapit sa main target, ay agad na sumiklab ang putukan. Sa unang bugso pa lang ng mga putok, ay dalawang army agad ang bumagsak. Maganda ang pwesto ng mga kalaban dahil nasa mataas na lugar sila. Kaya ang nangyari, gamit ang machine gun, ay napin down ang mga Special Operation Unit. Alas 5 ng umaga, nagdesisyon ang mga sundalo na umatras muna at
subukang pasukin muli pagkatapos mag-regroup at muling ayusin ang kanilang mga puwersa. Nang sumunod na pag-atake, ay nakita ang mga terorista na sumugod sa isang open rice field habang ang kanilang sniper ay nakasuporta sa kanila. Sa pagdating nila sa unang building, ay apat na teroristang maote ang agad na binaril ng mga sundalo. At mula naman sa mga sniper, ay dalawang mandirigma ng maote naman ang bumagsak. Naroon din sa lugar ang isang apat na palapag na ture na sadyang ginawa para sa mga sniper ng mga kalaban na nagpapaputok sa mga presang militar mula sa maliit na butas. Mabilis na nakuha ng mga SEAL ang ture at ipinalit ang kanilang sariling mga sniper sa loob. Sa pagtatapos ng unang araw ng labanan, itinayo ng SEALs ang kanilang Tactical Operations Center sa isang abandonadong paaralan. Sa loob ng limang araw, ay nagpatuloy ang house-to-house operation ng mga sundalo, ngunit nabigo ang mga sundalo. Bago pa man mahuli o mapatay ng mga sundalo, ay nagawang makatakas ni Omar Maote sa kabundukan. Sa bakbakan na iyon, ay 17 na katawan lang ng mga kalaban ang kanilang na-recover dahil mahirap tansyahin ang eksaktong bilang ng mga namatay na kalaban. Ang mga Islamic group ay may posibilidad na kinuha ang kanilang mga patay na kasamahan at mabilis na inilibing alinsunod sa kanilang mga paniniwala at relihiyon. Pero sa estimate ng mga sundalo, ang kabuuang bilang ng napatay na kalaban ay nasa humigit kumulang 50, ngunit ito ay hindi sigurado. Muling umatake ulit ang mga maote group at kinubkob ang isang bayan sa Lanao del Sur na binubuo ng humigit kumulang 300 na kabahayan at istruktura. Hindi makapasok ang infantry sa bayan dahil sa lakas at bantay sarado ito ng mga kalaban, kaya nananawagan ng infantry ng Joint Special Operations Group para walisin at inisin nila ang bayan na kinubkob ng mga terorista. Ayon sa platoon leader ng Navy SEALs, ang mga kalaban ay nasa humigit kumulang 200 armadong teroristang maote, kaya ang kanyang team nanuoy na sa Cotabato na naglulunsad ng counter-narcotics operations laban sa mga criminal elements nang sila ay isakay sa C-130 palipad patungong Lanao del Sur. Alas 5 ng umaga, nang itakda ang kanilang surgical strike, tinangka ng mga Navy SEALs na lumusot sa likurang bahagi ng bayan para hindi inaasahan ng mga terorista ang kanilang pagdating. Sa halip, sila ay napasabak sa matinding bakbakan. Napakainit ng tutukan na nagmula sa magagandang posisyon at pwesto ng mga kalaban na mula sa mga kanal at sa loob ng mga kabayan. Isang forward air controller ang natamaan sa dibdib at kinailangan ng mga SEAL na gumapang ng ilang daang metro para mabawi at mailikas ito sa ligtas na lugar. Ayon sa platoon leader ng Navy SEALs, may posibilidad na may nag-leak sa operasyon sa mga kalaban. Noong panahong kasing iyon, ang pamahalan ay kasama sa usapang pangkapayapaan sa SF bilang bahagi ng kanilang kasunduan na tigil putukan na kailangang sabihin sa panig ng SF ang tungkol sa mga operasyong militar sa lugar na iyon. May hinala din sila ng MI ang naglabas ng kanilang advance warning sa Haribon 3 laban sa Maote Group. Ayon sa platoon leader, pinanindigan ng mga Navy SEALs na step by step nilang nilinis ang bayan sa kamay ng mga terorista sa loob ng 3 araw na walang pahinga at tulog. Sa unang 2 araw ay mahirap para sa kanila dahil isang bahay o 2 bahay lang ang pagitan ng kalaban, mga 50 metro ang layo. Para mapasok ang lugar ay gumamit sila ng artillery at air asset para unti-unti hanggang sa makapasok na ang mga armored vehicle. Pero kampante ang mga Navy SEALs dahil mahinala sila na ang tulay na papasok sa bayan ay nilagyan ito ng mga pampasabog ng Maote Group. Kaya hindi nila ilalagay sa peligro na maitawid ng infantry ang kanilang mga armored vehicle. Nang maglaon, ay natukoy nila ang isa pang ruta na maaaring daanan ng mga sasakyan papunta sa operational area. Sa loob ng 3 araw, ang mga Navy SEAL ay nakasuporta sa mga sniper habang nililinis naman ang mga operatiba ng Light Reaction Company ang bayan. Habang ang mga operatiba ng mga Army ay mahigit sa 100 na nasugatan
kasama ang forward air controller na natamaan sa unang araw ng operasyon. Samantala, ang mga Navy SEAL ay itinalaga sa mga sumunod na operasyon upang walisin ang ilang mga kampo ng Maute Group sa gubat. Sa paglugad nila, nakadiskobre sila ng mga underground bunker at maraming IED. Nakarecover sila ng mga wire, battery at pampasabo. Sa nakalipas na tatlong operasyon, muli na namang napasabak ang platoon leader ng mga SEALs kasama ang kanyang mga kasamahan sa platoon. Habang ang mga infantry ay nasa kabundukan, kumilos naman ang mga Navy SEALs bilang isang quick reaction force sa mga lungsod o bayan. Para sa platoon leader ng SEALs, sa lalong madaling panahon, mayroon na silang mga tiyak na high value target na hahabulin. Ang financier ng Maute Group at ang kanyang mga kapatid, hahabulin ito ng mga SEAL, habang ang Light Reaction Company ay hahabulin ng isa pa. Wawalisin nila ang dalawang bahay na ilang daang metro lamang ang layo sa isa't isa ng sabay-sabay. Plano nila na makontrol ito at pagkatapos ay magbigay ng suporta sa mga sniper para sa iba pang misyon at gayon din upang ang SEAL at LRC ay magkatuwang sa mga labanan. Pero sa halip ay biglang napalaban ang mga SEAL sa malakas na pwersa ng mga kalaban mula sa mataas na posisyon ng mga terorista na trap ang mga SEAL at pinagpapaputukan sila. Samantalang ang mga SEAL ay di nila magamit ang mga hawak nilang pampasabog dahil sira ang fuse. Kaya tumawag sila ng backup mula sa LRR. Dinala nila ang kanilang pampasabog para ayusin at magamit ito. At dahil doon ay nagawa nilang i-clear ang gusali. Nakapasok ang mga SEAL sa pamamagitan ng breach point at napatay ang dalawang terorista. Nakita ng mga SEAL ang magkapatid na terorista at tinangkang i-neutralize, ngunit nakatakas pa rin ito. Gayunpaman, nag-iwan siya ng bakas. Pinaniniwalaan na siya ay tinamaan, kaya gustong sundan ng SEAL ang bakas. Ngunit hindi na ito pinayagan ng platoon leader dahil limitado ang bilang ng mga sundalo sa kanilang team at magiging madali para sa kanila na mapaligiran at tuyugin ng mga terorista. Parehong pinuri ng platoon leader ng SEAL ang kanilang magandang joint operation sa mga Light Reaction Regiment. Nagsanib-pwersa sila ng mga nakaraang operasyon at sinanay sila para magkaroon sila ng matatag na samahan para alam nila ang mga galaw ng bawat team. Ayon sa mga SEALs, marami din silang mga aral na natutunan sa operasyon na maaaring pagbutihin pagdating sa parehong kagamitan at pagpaplano sa mga military operation. Noong huling bahagi ng Mayo, sinalakay ng Maute Group ang lungsod at muling itinaas ang kanilang bandila at hinamon ang batas ng Pilipinas. Sakbang na iyon ng Maute Group ay tumugon ang Light Reaction Regiment, Scout Rangers, at iba pang grupo ng Special Operations habang nagsasagawa ng airstrike ang Philippine Air Force laban sa mga posisyon ng Maute Group sa loob ng lungsod. Ang Philippine Marines ay pumasok na rin sa lungsod ng Marawi. Katulad ng pagkubkob sa Zamboanga noong 2013, kung saan sinubukan ng isang breakaway faction na sakupin ang lungsod na nagresulta sa kanilang pagkabigo. Sa ngayon ay hindi na nag-i-exist ang breakaway faction na iyon. Ano ang masasabi mo sa kwento na ito? I-comment mo lang at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.